What's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So, kumusta po kayong lahat dyan? Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, sa video na to, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa humidity. Okay? Bali, ang humidity ay isa sa apat na factor na kailangan nating makontrol pagdating sa incubator. Ano ba yung apat na factor na yun? Una is yung temperature, pangalawa, humidity, pangatlo, egg turning, tapos pangapat is ventilation. Okay? So, sa mga previous video natin, na-discuss ko na yung temperature at saka yung egg turning. Okay? So, ngayon, humidity naman tayo. So, ano nga po ba yung humidity? Sabi ni paring Wikipedia, babasahin ko po, no? What is humidity? Humidity is the concentration of water vapor present in the air. Water vapor, the gaseous state of water, is generally invisible to the human eye. Humidity indicates the likelihood for precipitation, dew, or fog to be present. Yun po ang sabi ni Wikipedia. So, ano po ibig sabihin nun? Kapag yung tubig na initan, or hindi man mainitan, nag-evaporate, yung water particle na yun, na dating nasa liquid form, nagka-transform yun into gaseous form. Yung water na nasa gaseous form, umahalo po yun sa atmosphere, sa hangin. Kaya po, mapapansin nyo, sinusukat natin yung humidity through percent. Pare, 55%, 90%, 75%. Ganun po yung pagsusukat natin ng humidity. No? Sabi din niya, ano siya, invisible sa human eye. Ngayon, pag nakakita tayo ng fog ng or nung tinatawag nating hamog sa Tagalog, ibig sabihin nun, sobrang taas na ng humidity. As in, nakikita na natin siya. Kaya natin siya nakita kasi masyado ng mataas yung humidity. Okay? Ano naman po yung kahalagahan ng humidity pagdating sa egg incubation? Sabi dito, during the first 18 days of incubation, an egg should lose around 13% of its weight. Yan, no? Dati po, nung nag-incubate ako, hindi ko masyado pinapansin yun eh. Pero ngayon, dahil nag-vlog ako, kailangan mag-research din ako. Kaya yun, nag-research po ako about sa humidity, ano ba talaga yung science regarding that, no? So yun po, dapat daw, kapag naglagay tayo ng itlog sa incubator, sa loob ng 18 days, 13% ng humidity niyan is matanggal o yung moisture dapat po matanggal sa pamamagitan ng tamang humidity. Okay? If an egg does not lose enough moisture during incubation, when the chick pups internally, the excess moisture causes them to drown. Ang ibig sabihin po nito, kapag masyadong mataas yung humidity na nasa ating incubator, yung moisture sa loob ng itlog is hindi mawawala, hindi mababawasan. Ngayon, sobra-sobra yung tubig doon. Pag nag-start na silang mag-tip or magputas sa loob ng itlog, ang mangyayari, bali, imbis na hangin yung mahihinga nila, tubig po yung ang papasok sa ilong nila. Kaya po sila malulunod. Or kung di man sila malunod, ang mangyayari po kasi, kapag at sobrang taas ng humidity natin, ang mangyayari, maliit po yung ano, yung air sac na nasa loob ng itlog. Ibig sabihin ko, konti yung hangin na mahihinga nila. Either malulunod sila or masasuffocate. Okay? So, ito po yung ano, papakita ko sa inyo yung itsura ng itlog kapag sobrang humidity, konti at yung sakto. So, ito po. Ayun, no? Makapansin nyo po dyan, kapag mataas yung humidity, is maliit na lang po yung, ano, yung tinatawag natin air sac, no? Kapag sobra namang baba ng humidity, masyadong mataas, malaki yung air sac, tapos yung sisiw natin, kung makapansin nyo, yung kulay black, yun na lang yung possible na maging sisiw natin. Magiging maliit siya. Pag maliit yung sisiw, ibig sabihin, mahina siya. Okay? Kaya dapat, ito yung nasa gitna. Ganyan lang po dapat yung makita natin na picture kapag nag-ending tayo. Yan po yung tamang humidity. Ano nga ba yung tamang humidity? Okay? At paano natin malalaman kung ano yung tamang humidity? Ano yung pangsusukat natin? So, masusukat po natin ang humidity sa pamamagitan ng hygrometer. Ito po.
Ito po yung tinatawag nilang digital hygrometer. Meron din pong analog na hygrometer. Or yung ano po, yun analog. Ito kasi electronic siya, no? So, sa mapapansin nyo, 53% yung ano natin, humidity sa loob ng kwarto. And then, ano yung tamang humidity? So, ito po yung tamang humidity. Sa day 1 to 18, dapat ang humidity na narinig natin or nasa loob ng incubator is 55 to 60%. Pagdating naman ng day 19 to 21, dapat 70 to 85% na yan. So bakit nag-a-adjust tayo pagdating ng day 19 to 21? Sa day 19 to 21 kasi na yan, yung sisiw natin, buo na siya. Okay? Kailangan natin na mataas na humidity para yung moisture niya sa katawan na nakapaligid sa sisiw is hindi matuyo. Para magkaroon siya ng ano, lubricant na makakagalaw siya sa loob ng shell. Para mas madali sa kanya yung para mag-pip or tumuka yung paligid ng itlog para nakakagalaw siya. Kasi kapag sobrang baba ng ating ng humidity, natutuyo yung or yung mga feather ng ating sisiw. Tapos didikit yun sa shell. No? Pag dumikit yun, nahihirapan na siyang gumalaw, hindi na siya makakaikot para tumuka, para mapisa yung itlog. Doon na siya, napapagod na lang siya hanggang sa mamatay na siya. Exhausted na po kasi siya doon. So, kailangan ng mataas na humidity para sa lubricant, para mag-work as lubricant ng ating sisiw para makagalaw siya na maayos habang siya ay napipisa. Okay? May nagsasabi na ang purpose daw ng humidity sa pagdating sa day 19 to 21 is para daw lumambot ng itlog. Hindi po totoo yun. Kasi po, yung shell po, ano po siya, hindi siya soluble sa water. Ang patunay po niyan is, kung totoo man na gano'n, di sana hindi na tayo makapag-hardboil ng egg kapag tayo'y nagpapakulo. Diba? Kuwari, magpapakulo tayo ng itlog sa kaserola. Diba? Hindi sana, hindi na siya titigas, hindi sana lalambot na lang siya, kung gano'n. Diba? Ang the reason kung bakit po, ano, bakit malambot yung shell ng itlog is, pero kasi nga yun eh, during process ng incubation, yung sisiw mismo, kapag nagpo-form na siya ng calcium ng mga buto niya, kumukuha siya lang ano, ng calcium sa gilid ng itlog. Kaya, luminipis yung itlog. No? Shoutout po kay Sir Dan Deven. Sa kanya ko po natutuwanan po yun. No? Kaya po pala, mas madali yung ano, kung makapansin nyo, parang, bakit ang dali na lang para sa sisiw yung pagpisa niya. Samantalang natigas-tigas ng itlog. Yung pala yung day lang doon. So yun po. Paano naman natin makokontrol yung ating humidity na mag-stay sa 55 to 60 yung mga sinabing parameter kanina? So, paano natin mapapataas? Paano natin mapapababa ang humidity? Okay? So ganito yan. Mag-start muna po tayo kung paano siya mapapababa. So yun no. Kunwari day 1 to 18 dapat 55 to 60 ang ating humidity. Ang naririnig natin is 70. Ano yung gagawin natin para bumaba? So, ang gagawin po natin is huwag na tayong maglagay ng tubig. Kasi, yung tubig kasi, yun ang pinagmumulan ng humidity. Pag nag-evaporate yung tubig, yun yung nagiging water vapor na umahalo sa hangin, yun yung nagiging humidity. So, huwag na tayong maglagay ng tubig sa loob po. Okay? Tapos, tingnan nyo rin po, kapag mataas po yung humidity sa labas ng incubator, no? Or yung ambient na humidity. Tapos sa loob, mababay natin. Kailangan isara natin yung mga ventilation para wala nang pumasok na humidity sa loob. Okay? So ganun po, no? Wag lang po yung isara lahat para may ventilation pa rin para sa oxygen. Tapos mataas pa rin. Ano pa yung iba natin pwedeng gawin? Ang pwede pa natin gawin is maglagay tayo ng natural na dehumidifier sa loob. Maglagay tayo ng ano, tawag nito. Pwede tayo maglagay ng bigas. Pwede rin tayo maglagay ng uling. Okay? Although hindi ko pa po nasubukan yun sa incubator ko, may mga subscriber po tayo na nagtanong sa akin at sinabi ko po yun at successfully naman po na ano, bumaba yung humidity. Mapapansin niyo po sa mga cellphone, di ba? Kapag nababasa, ang ginagawa natin is nilalagay natin sa bigas. Ang purpose kasi nun is para ma-absorb ng bigas yung moisture sa loob ng cellphone. Ganon din naman po pag sa incubator. Maglagay lang tayo ng
bigas, at saka ng uling para mag-absorb ng humidity sa loob po ng ating incubator. Okay? So, paano yun? Pwede ko po kayong ano, pwede yung ilagay sa ganitong lagayan. Ako open lang. Para kayong naglagay ng tubig. Parang ganun po. Next naman, kapag sobra ta, kapag mataas pa rin talaga yung humidity sa loob ng incubator, ang dapat po kasi yan, ang lagayan ng incubator natin is nasa controlled room siya. Or controlled environment. Either nasa loob ng bahay, nasa loob ng room, huwag niyo po siyang ilalagay sa garahe. Kasi pagdating sa garahe, pag madaling araw, malamig, mataas yung humidity, pagdating naman ng tanghali, mababa yung humidity. So, napakataas po ng variation ng humidity. Kaya, as much as possible, nasa loob lang siya ng bahay or nasa loob ng kwarto po. Okay? Ayun, yung sinasabi ko naman para mas, ano po, kung hindi pa umubra yung paglalagay ng uling at saka ng bigas, maglagay po kayo ng dehumidifier sa loob ng kwarto nyo para yung mismong ambient humidity is mapababa natin. Okay? Tataka po kasi kayo, yung mga lugar po talaga dito sa Pilipinas, lalo na yung mga malalapit sa dagat, mataas po yung humidity. Kaya, yung pinoproblema nila, paano siya pababain. Okay? Ngayon, paano naman natin patataasin ang humidity? So ito yung pinakamadalas nating problema. So yun po, maglalagay po tayo ng tubig sa loob ng incubator. Okay? So, papakita ko sa inyo dito kung paano yung, ano dapat yung laki ng pan na ilalagay natin sa loob ng incubator. So yun po, no, tignan nyo yung existing natin na humidity ngayon sa loob. So meron tayong 50% humidity. Okay? Sabi ko sa kanina, kailangan nasa 55 to 60 siya, no? Kailangan maglagay tayo ng tubig sa loob ng incubator, no? Sabi sa na-research ko, kailangan daw yung area ng paglalagyan natin ng tubig is at least kasi laki ng kalahati ng area na to or mas malaki doon sa more than half ng area nito. So ako nilalagay ko ito. Yan, no? Tapos ano yung purpose ng ating home? Sa humidity kasi pagdating sa tubig, ang pinakamahalaga yung surface area po ng ating tubig, no? Yung area, yung lapad niya. Hindi po yung volume. Tingnan yung volume niyan. Kahit itaas nyo dyan dito, same lang yung mapoproduce na humidity niyan. Okay? So, ang purpose ng foam na to, napansin nyo, ang purpose niya is para mas mapadali yung pag-create ng humidity. Kasi mas madaling mag-evaporate yung tubig pag nandyan. Napansin nyo, ang daming area. May area dito, may area dito. Mayari dito, yan yung mga possible na magpanggalingan ng humidity pag nag-evaporate yung tubig dyan. Okay? Ngayon, kapag dinagay nyo na yung tubig dyan, kulang pa rin, maglagay pa kayo ulit ng tubig. Lagayan. Okay? So, yun po yung basic na paraan para mapataas natin yung humidity. Maglagay po ng water pan sa loob, tapos maglagay din ng sponge. No? Paano nakikreate yung humidity? Yun po, dahil naglagay tayo ng tubig, tapos mainit sa loob ng incubator, yung tubig mag-evaporate, yun yung water vapor na yun, yun yung hahalo sa hangin. Yun yung nagiging humidity. Next naman natin na pag-uusapan is, paano kapag kulang pa rin? Paano kapag malaki yung incubator mo? Pare, 10 layer. Kaya pa ba ng ano? Example, itong incubator natin, mataas, no? 10 layer. Kaya pa ba nung isang pan natin or kahit palaki natin, kaya pa ba niyang supplyan ng humidity yung lahat ng itlog? Like for example, 1,000 eggs. Kaya pa ba niya? I think, hindi na niya kaya. Hindi na natin kaya mag-produce ng humidity in a natural way. So, dyan na po papasok yung mga tinatawag nating humidifier. Okay? May dalawang klase ng humidifier. Yung isa, yung U-coil. Ang ginagawa niya is ilalagay mo siya sa tubig, painitin niya yung tubig hanggang sa mag-evaporate siya. Ang nakikita ko ng disadvantage nyo is, yun nga, dahil mainit yung tubig, makaka-affect yun sa temperature sa loob ng ating incubator. So ngayon, meron akong i-introduce sa inyo na gadget or device para mapataas yung humidity sa loob ng ating incubator. Ito yung tinatawag nila, ultrasonic mister. Okay? So ito po yung itsura niya, no? Bali, ito po is 24 volts po, no? May power supply na siya. Tapos, ito yung kanyang mister.
No? So paano siya gagamitin? Ganito. Papakita ko sa inyo. So yan po, no? Yung nilagay natin tubig kanina, meron na tayong 54%. Okay? Tumaas na yung ating humidity sa loob dahil dun sa tubig. Okay? So ngayon, i-assemble lang natin, no? Bali, lalagay lang natin yung mister dito. Tapos, saka lang yung kanyang supply, power supply. Tapos, para mapagana yan, ito yung nagsisilbing sensor niya. Itong ano na to, kailangan lumubog yan. So, magdadagdag pa tayo ng tubig. Yan, no? Tapos, lagyan nyo ng takip kasi sobrang lakas niyan, tumatalamsik. Okay? Pakita ko sa inyo, no? Saksak na natin. Saksak na natin. Ayan, no? Nakikita nyo na ba? So, yan po, no? I-create na siya ng ano? Ng fog. Ayan, no? Yung parang uso. Yan po, no? Yan. Yan po yung tinatawag nating ano, mist. Para siyang usok pero ano po yan, humidity po yan. Okay? So takpan natin para ano siya. Tapos tignan natin kung gaano kataas yung humidity natin sa sensor natin. Pag-inon natin ulit. So yan po no. Nag-create na siya ng ano, humidity sa loob. So, buksan natin ulit yung ating incubator. Ayan, kanina 54 yan, 53. Tingnan natin kung hanggang saan siya abot using ultrasonic mister. So, bali, ayan yung ano, location ng ating mga sensor, no? Para sa thermostat at sa humidity. Sa humidity po, kapag naglagay ka ng tubig, hindi agad siya nagte-take effect, no? Matagal po bago magkaroon ng ano, ng water vapor. Hindi katulad sa pag sa init, mabilis lang. Pero pag ginagyan mo na lang ano, ultrasonic mister, ayan, makapansin niyo agad-agad ito mataas, 59. Ayan po, no? So, kailangan lang natin is 55 to 60. Okay? Yun, no? Bilis tumas, no? Ayan, no? Taas na, no? Ang bilis, no? Ang galing nung, ano, nung ultrasonic mister natin, no? Yan, 63, no? So, ibig sabihin, sobra na tayo sa humidity. Sa day 1 to 18, dapat 60 lang, okay? So, gagawin mo nun is, papatayin mo na lang yan. Tanggalin mo pagkakasaksak para hindi na sila magpas. Okay? So, yun po, no? Alam na natin ngayon kung paano pababain at pataasin ang humidity. So, yun. Yung pinakita ko kanina, yung paggamit ng... So, yun. Yung pinakita po kanina, kung paano gamitin yung ultrasonic mister. Okay? So, paano yun? Pag mataas na, tatanggalin na lang natin sa saksakan. Pag mababa pa, sasaksak na lang natin. Wala na bang ibang paraan para mas makontrol natin? Meron po. Pwede natin makontrol yun automatically sa paggamit po ng humidity controller. Okay? Para din ano yun, para din siyang thermostat na naisiset po. Pero, instead na bumili ako nyan, para magamit as controller, ang gagawin po natin is kokontrolin natin yung ating ultrasonic mister sa pamamagitan ng controller na to. Ito yung tinatawag nilang Lilitech ZL7801A. Okay? So mangyayari niyan, ito kasing controller na to, kompleto na to, 4-in-1. Meron na siyang thermostat, hygrometer, humidity controller, egg turner timer at saka alarm.
alarm function po, no? Pali 4-in-1 po siya. Sa next video natin, tuturuan ko po kayo kung paano ito gamitin. Okay? Bali ito, i-modify po natin lahat ito. Tatanggalin natin yung STC timer. Bali magiging, ito na lang po siya, ganito lang po siya kalaki. Ayos ba yun? So, abangan nyo po yan sa next video natin. Okay? So, yun po, no? Sana po marami kayong natutunan sa video na to. Kung hindi man marami, kahit konti lang po, mas masaya na po ako doon basta may natutunan po kayo sa content po na to. Okay? Pero bago natin tapusin ang video na to, siyempre, magpapaano muna ako. Shower out muna tayo. Medyo dumami na eh. Naipon na po. So, yung ating listahan. Shower out po kina Isabella Jones, Raul Francisco, Richmond from Singapore, John Denver Balmores from Santa Maria, Pangasinan, Anderson C-A, Christian Nabotas from Valencia, Francis Cadavedo, Jimboy Pakibot from Lapu-Lapu City, and last, shoutout sa'yo, Sir Palahubog TV. So yun, maraming salamat po ulit sa panonood at pagsuporta kay Modi Homeboy TV. Yun po, no? Kung ikaw hindi ka pa nak-subscribe, please subscribe to my channel. Pindutin mo lang po yung subscribe button dyan sa baba. Pati na rin po notification bell para ikaw ay laging updated sa mga bago pa natin video. At kung ikaw ay nak-subscribe na, paalala lang po, marami pa tayong mga video regarding sa incubator. Makipindot lang po yung aking profile picture dyan para ikaw ay makapunta sa main page ng aking channel. At pagdating doon, pindutin nyo na rin po yung video section. Doon nyo po makikita lahat ng aking in-upload na video. So, okay. Hanggang sa muli. Maraming salamat po ulit sa panonood. At sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads dyan, maraming thank you po. Hanggang sa muling pagkikita. See you on my next video. Bye-bye!